Dahil sa pagkainip ko ng araw na ito, naisipan kong mag-bikepacking mag-isa, na kung saan pupunta ako sa isang lugar na hindi naman kalayuan, pero perpektong perpekto kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa larangan ng bikepacking. At madadatnan ko dito ang isang lugar na tahimik at tiyak na marerelax ka sa simple at magandang lugar na ito. So ako nga pala si Jeno Kuyangko, ang yung siklistang kabalen. So tara, let's gravel grind in nature! Magbabikepacking tayo na mag-isa. So pupunta tayo sa may Gonzales Farm, doon sa may San Vicente. Kung alam ninyo yung Batcha-Batcha, yung Nature Spring, doon tayo pupunta. Tapos sundan, papasok tayo dito sa may main gate, sa may Clark. Tapos tuturo ko yung the rest na ruta papunta doon. So tansyo ko, nasa alas 4 na ng hapon. So paggabi tayo pupunta doon. Tara, badyak tayo. So medyo matagal-tagal na rin naman din nakakadaan dito kasi madalas yung mga ride ko laging sa labas, yung ride namin sa Tarlac, tapos yung dalawang last ride ko sa may Florida Blanca pa. So madalang na lang talaga ako nakapag-ride dito sa loob ng Clark, pero nakakamiss din dito. Dito ako nagsimula mag-bike. Maraming pwedeng madaan at papunta ng Gonzales Farm. Unang-una dito, mula sa bike lane, tapos kakanan ka dito papuntang Air Force City. Tapos diretso yan papuntang sa Cobia. Pwede naman duman kung galing ka naman ng Mabalacat. Pasok ka ng Mabalacat exit. Tapos diretso na yun hanggang papuntang sa Cobia. Yung iba, kung galing naman Bamban Tarlac, may daan doon sa may grotto, papasok sa may Goshen. So dito tayo dadaan. So may daan papunta ang Air Force City. Basta pagpasok ninyo ng Air Force City, bye-bye nyo lang itong kahabaan nitong daan na to. Tapos madadaan nyo yung daan papuntang Expo Filipino. Ayun, so pagdating naman dito, ayun ang park zone. Tapos ang palatandaan, dito yung daan, kakanan naman kayo dito sa kantong ito, papuntang Expo Filipino itong daan na to. Pwede din dumaan dito sa may pakanan na daan, kaso ikot pa kayo sa may lollipop o yung rotonda. Sa Strava may lollipop ang tawag doon. Tayo dediretso tayo dito papuntang Poton, kaya sa may labas natin sa may Pader. Tapos pagdating dito, meron din daan pa kanan dito. Yan yung papuntang Speedway. Pero tayo dadaan tayo dito sa may Expo Filipino. Kaya so, yun yung dating Expo Filipino. Kaso wala sarado na ngayon. Actually, matagal lang sarado. Ilang taon na rin. Kaya so, after mo ng Expo, madadaan mo naman yung Photon. Tapos pagdating dito sa may dulo, kakanan naman. Yung pakaliwa, papuntang Pader yan. Actually, yan yung Pader, pinaka-Pader. Ayun, so pagdating naman dito, kakaliwa tayo. Bali, ito na yung tulay ng Sokovia, yung lumang tulay ng Sokovia. Tagal ko na rin di dumadaan dito ah. Kung galing ka ng Mabalacat at kung galing ka ng Angeles sa loob ng Clark, ito yung isang daan na dadaanan ninyo, papasukan ninyo papunta ng Gonzales Farm.
So ituturo ko mamaya yung mga daan papunta doon. Madali lang naman siya hanapin. Kung, lalo na kung galing na kayo ng San Martin, sa may Balakbak, Nature Spring, tsaka sa may Batsa-Batsa Nature Spring. So doon lang din yung ruta niya. So magkakatabi lang sila. So papasok na tayo ng Kalumpang. Uy, huwag sanang uulan. Grabe. Medyo makunat nga lang iahon kasi bigat yung karga natin. Ah, ninyalo ko ah. Yun, pagkatapos ng ahon, lulusong na naman tayo. So pagdating naman dito sa may dulong daan, kakaliwa tayo. Yung pagkanan, yun yung daan kung galing ka ng Bambantaulap. Ay, hingal ah. So kakaliwa tayo dito. Ay, so pagdating dito, nagtanggal na ako ng face mask ko kasi wala naman mga tao dito. Tsaka yung mga bubungad na daan dito, mga banayad na ahon lang tulad niyan. Hello, cow! Ayun, so mula dun sa kanto na nilikuhan natin kaninang pakaliwa, mga ilang meters lang yan or less than siguro, less than 1 kilometer lang yung daan bago makarating dun sa kantong papasok ng Gonzales Farm. So may vlog na pala tayo dito nung pumunta ako ng Balakbak Nature Spring. So pwede ninyong i-check yun, lalagay ko lang yung link sa description. O kaya check nyo lang dyan sa may screen natin. So malapit na tayo. Ito yung para tandaan tong mga tumahabang green na pader tsaka itong saradong resort na malapit na tayo. Kaso pagpasok mo doon medyo malayo pa talaga kasi may trail, magti-trail pa tayo tapos magre-river crossing pa tayo. Ayun, so ito na yung papasok na daan, yung pakaliwa, yung gasgas na yan. Makikita nyo naman mayroong batsa-batsa na karatula kasi ito yung pababa, medyo rough road na. Tansyo ko less than 1 kilometer din to bago tayo makarating doon sa may farm. Bali, dalawang beses na para ako nagpunta dito. Yung una, yung nag-solo ride ako sa may Balakbak Nature Spring. Tapos yung pangalawa, sa may Gonzales Farm. Kaso yung panahon na yon, hindi ko dala-dala yung camera ko kaya di ako nakapag-vlog. Kasi yung plano lang namin doon, punta lang kami doon sa may Balakbak. Kaso nagkataon at medyo tag-ulan nun, madumi ang tubig kaya naglilinis sila doon sa may Nature Spring sa may Balakbak. Kaya ang ending, napadpad kami ng Gonzales Farm. Alam ko ito yung Mount Chighaw eh. Ayun, so basta mula doon sa kantong pinasukan natin kanina, yung pababa na off-road, dire-diretso lang yun hanggang marating ninyo itong ilog. Ayun, so pagdating dito, magtutulak tayo. Kasi technical yun dito, hirap padyakan. Pagkatapos natin doon sa may ilog. Dito medyo pwede nang i-bike. Hindi katulad doon kanina, malalaki yung bato. So para magtutulak din tayo banda doon, napakatarik na no? Nagtanggal na rin ako ng clips kasi baka mabasa tayo kanina sa may ilog. Kaya bigat nga lang yung bike.
yun, nakasilaw ang araw. So yung kaliwa papuntang Balakbak, tapos yung Gonzales Farm tsaka yung Batsa-Batsa dito sa kanan na palusong. Oops, may sasakyan. Pwede tayo kasi paahon, wala siya ng biyero. So mapit na lang tayo. Ito yung mahirap na daan papuntang Gonzales, yung maahon. Tapos rough road. Tulak tayo. Hindi mo kaya dito. Bigat ang bike eh. Pero manapit na lang kaya tapos nito. Ayun, so pagkatapos na matarik na tulakan doon, ito na yung bubungan sa'yo. Yung pakaliwa, yan yung papuntang Batsa-Batsa. Punta doon. Ito yung pataas, yung pakanan, papuntang Gonzales. Ayun, so ito na yung Gonzales Farm. Pasok tayo dito. Mga ano pa to, mga 300 meters. Ayun, konti padyak na lang. Kakarating na tayo. Sa isang mata ng araw. Ayun, so time check natin is 5:04 na ng hapon. So nandito na tayo sa may Gonzales Farm. Sorong-soro natin yung lugar. 50 pesos ang entrance ng overnight. Oo. Tapos po, ang kung magka-cottage po kayo, 500 po yun. Ano po, magka-tent po ako. Bukas kuya, mag-usap na lang kayo na kuya kung maabutan mo siya. Kung magka-cottage, magkano yan? 500. Mm-hmm. Mag-isa ako. May mga saksakan dyan? Wala mo kuya. Dito lang. Ayun, kuya, saksak mo. Mamaya na lang. Okay, so yung entrance fee for overnight stay dito is 50 pesos per head. Tapos yung cottages nila is 500 pesos. Pero tayo, meron tayong dalawang tent. So magpipitch lang tayo ng tent. Bukas na daw akong ibabayad. Gagawin ko, hanap ako ng magandang spot dito na pagpipitchan ko ng tent. Hanap tayo ng magandang press. So kung dito banda, mag-isa ako, malayo naman sa swimming pool yung mga gamit ko. Pero silipin na lang natin yung overlooking dito. Yun no? Napakaganda. Di talaga nakakasawang balik-balikan itong Gonzales Farm. Tingnan nyo naman yung view. Ayan yung overlooking view na sinasabi ni Kuya dati na pwede kong puntahan. Ayan, pero pa sila mga picture taking spot doon, tsaka doon. Pero palagay ko, doon ako mag-i-stay. Doon sa may malapit sa CR. Tsaka malapit sa pool. Kasi mag-isa ako, yung mga gamit ko baka di ko maiwan-iwan. Alis, kung magsiswimming man ako doon, magkikita ko. Lipat tayo doon. Ayan, so ito yung spot na nakita kong or napili kong pagtatayuan ko ng tent. Kasi malapit sa swimming pool tsaka sa CR. Asa yung CR? Ayun. Hindi, ayun. Para di ko iniisip-isip yung mga gamit ko pag naliligo ako. Tsaka mas malapit kay lahati. So dito tayo mag-stay. Ayun, so finally, nakapag-pitch na ako ng tent. And naipasok ko na din yung mga gamit ko sa loob ng tent. So ito yung itsura ng loob ng tent. So far, wala pa akong inflatable sleeping pad. So in future, bibili tayo ng ganun. So ito yung lahat ng mga gamit ko. Tapos yung bike ko nandito. Tapos, habang maaga pa, magluluto na ako ng pagkain. Kasi maya-maya, didilim na. Hindi na natin makikita yung mga gagawin natin. So prepare muna tayo ng dinner natin. Bali, may nabili pala akong ano, camping stove sa Shopee. Nasa ano lang po yata, 350. So ito siya. So dumating siya, meron siyang ganitong case. And then yung stove is dito sa loob. So portable stove siya. Yung binili ko, yung ano,
yung may extension yung hose. Kasi ayoko yung direct mount. Nakakatakot kasi gamitin eh. Tapos meron siyang adapter para sa mga yung butane na pang Samji. Kasi yung iba di na gumagamit ng ganitong adapter kasi yung maliit na ano yung butane na pang ganito talaga. Tapos yung meron siyang pa dito. Yan. Foldable yung mga pa niya. Tatlo. And then meron pa siyang tatlo pang pa dito. Para maging stable yung tayo niya. And then dito yung burner niya sa taas, syempre. Tapos dito yung electric power niya. Tapos dito yung adjuster ng stove o yung butane na pumapasok or lalabas dito sa stove. Tapos meron din ako nabili yung mga ito. Cooking set sa Shopee din. So 250 yata ito. So kumpleto na siya. Yan, so meron na siya mini frying pan. And then meron na din siyang ito for pwede ka na magluto na noodles dito tsaka konting kainin. Tapos meron din siyang maliit na wooden sandok or stirrer. Tapos meron siyang dalawang maliit na bowl. Tapos meron siyang maliit na scoop dito. Ito, dusano ko to, dusa maliit na mug. Tapos meron siyang scotch brite panlinis. So una natin gagawin is gigisa natin yung corned beef natin. So corned beef yung ulam natin ngayong gabi. First time ko magluluto sa campsite kasi pangalawang beses. Eh, actually pangalawang beses ko na to. Yung first time ko mag-camp is yung nag-solo ride ako papuntang Angeles to Dingalan, Aurora. So di man ako nagluto noon, nagpabili lang ako ng pagkain sa bayan. Tapos yung pangalawa, yung nagpunta kami sa may Sitsuba kasama namin yung mga Pampanga bikepacking community. Aray ko, napulikat ako. Tapos ito pangatlo, ako mag-isa. So gagawin ko lahat yung effort ko para makapagluto. Tapos may binilid din pala akong butane. Nasaan yung butane? Ayun, ito yung butane natin. Butane gas. So set up muna tayo. Kaya ako pala napili itong Gonzales Farm para mag-tent ng solo or mag-camping ng solo. Kasi para makapag-practice din kasi bago-bago pa lang naman ako sa pag-bikepacking. And then itong Gonzales Farm is perfect na perfect para sa mga gusto mag-practice. Dito malalaman mo kung ano yung mga kailangan mong gawin, kung ano pa bang mga kulang sa mga gamit mo pagdating sa bikepacking. So dito mo malalaman pagdating sa mga ganitong practices. Although pwede din naman sa bakuran ng mga kamag-anak ninyo, just in case na maulan ng kayo, kaagad kayo makakasino sa mga bahay nila. So ako kaya napili ko dito sa labas para may experience ko din naman yung sa mag-bikepacking mismo sa labas na mag-isa. So luto na yung pagkain natin. Kakain na tayo. Uhuy! Yun, kain na muna tayo. Maya-maya may pagkwentuhan tayo kila ate. Harap. Bukas na ako maliligo doon sa may swimming pool. Kasi gabi na. Huwag lang sanang uulan, kawawa ako mamaya. Ayun, so time check natin is alas 8 na ng gabi. Yun, nakapag-dinner na din ako. For the first time, nagluto ako ng kakainin natin. Baga ako nung papahinga ngayon, hindi na muna ako nakipagkwentuhan kila ate. So bukas na tayo makipagkwentuhan sa kanila. And then bukas din na tayo maliligo doon sa may swimming pool. So magpapahinga na muna tayo. And then makita-kita tayo ulit bukas. Ayun, so good morning mga kapilal. So ito second day natin ngayon dito sa may Gonzales Farm. So yung tulog ko kagabi okay naman. Yung nagpapagising lang sa akin madalas kagabi, yung sobrang lamig. Grabe ang lamig kagabi. Kahit na naka-jacket na ako, nag-medyas pa nga ako kagabi para makatulog. Grabe ginawa na ginawa ko, sobrang lamig. Pero so far so good.
maayos yung tulog natin kahit paano. So ngayon mag-ayos muna ako ng ng almusal natin. So luluto ako ng noodles then magkakape tayo. Init. Ayun, so good morning mga kapidal. So kasama ko ngayon si Sir Romy Gonzales, ang owner ng Gonzales Farm. Hello po, good morning po. Kasalukuyan po, nandito kami sa Gonzales Farm. Ako po yung owner dito. Po si Romy Gonzales. Bali, this February, 1 year na siya. Pero itong lupa namin, matagal na sa amin. Yung day tour namin, 30 per head. Tapos yung may apat akong kubo na cottage na medyo malaki, 300 yung singil ko. May mga bens naman na tig 50 o 100. Tapos yung overnight namin, 50 yung per head. Pag gumamit ng cottage, 500 siya. Nung pinasukat ko ito through GPS, is 7.6 hectare. Iniikayat ko po kayo, mostly yung mga bikers naman ang pumupunta. Magandang mag-camping dito. Mostly malalayong lugar pa nga yung pumupunta. Welcome kayong lahat dito. Sana masubukan nyo yung abang medyo malamig pa. Pag summer niyan medyo mainit, so magandang magpunta ngayong buwan na to. Abuli natin yung hamian kanya. Maraming salamat. Good morning again and welcome kayo sa Gonzales Farm. Ayan, so ride out na tayo. Maambon-ambon na, baka biglang lumakas yung ulan. So uwi na tayo ng bahay. Nga lang, bago tayo muwi, magipagbunok muna tayo sa daan dito palabas, tsaka natawid pa tayo ng ilog. So finally nakalabas na tayo dito sa may main road. Papasok na tayo ng Clark. Pero bago tayo pumasok ng Clark, aahon muna tayo doon sa may Sokobya. Okay.
tapos lang umambun dito, medyo basa yung bike lane. Ayun, so nandito na pala tayo sa bike lane ng Clark. So palabas na tayo niya ng Clark, pauwi ng bahay. Time check is 10:31 na ng umaga at malapit na tayo makauwi ng bahay. So nakaka 43 kilometers na tayo. So dito ko na din tatapusin tong video na to. So ako nga pala si Jeno Kuyang ko. Ang yung service ng kabale. So hanggang sa muli. Ride safe mga kapedal.